Hi, this is Ma'am Jill Irish Trinidad, and today we will discuss about solving problems involving system of linear inequalities in two variables. Let us have our example. Take note that when we are solving for the problems including system of linear inequalities, kailangan maalam na tayo sa graphing. Kaya kung alam na natin yung graphing, mas magiging madali ito para sa inyo. So let's have our first one. Kulas says, I have at least 5 farm animals consisting of goats and dogs. The total number of animal legs is greater than 12. How many of each kind are possibly there? So for you to answer this one, dapat maintindihan muna natin itong problem na ito. So sabi ni Kulas, meron daw siyang at least 5 farm animals. Meron siyang at least, ibig sabihin, pwede siyang magkaroon ng 5 o higit pang farm animals na binubuo ng goats at dogs. And then, ang total daw na bilang ng kanyang legs or ng legs ng mga animals na meron siya ay greater than 12. Tanong, how many of each kind are possibly there? So let us have these steps. For the first one, of course, you need to understand the problem and identify the words needed to be represented with the variables or symbols. So, meron akong goats. So, allow me to have this representation. Let's say X yung magre-represent ng number ng goats. Tapos, Y yung magre-represent ng number of ducks. Then, ang sabi dito, at least 5. Ibig sabihin, pwedeng mas marami sa 5. So, it should be greater than or equal to 5. Next statement is greater than 12. Kaya, greater than 12 yung ating symbol. Ito yung mga representations na gagamitin natin later on. For the step 2, you need to write the inequality that will represent or describe the problem. So, itatranslate na natin siya, ha? Yung ating statement, gagawin na nating mathematical expression. So, let's start with the first one. Ang sabi, I have at least 5 farm animals consisting of goats and ducks. So, yung goat na X plus yung 5, ay yung Y na ducks, pag pinagsamo ko daw, is greater than or equal to 5 kasi at least 5 farm animals. Okay, so goat plus ducks kasi goats and ducks. So, goats plus ducks is greater than or equal to 5. Next, sabi ng sunod na statement, the total number of animal legs. Tanong, ilan ba ang legs ng goat? 4. Kaya ang gamit ko ay 4x. Ilan naman ang legs ng ducks? 2. Kaya ang gamit ko ay 2y. And since we are dealing with total number, so 4x plus 2 Y. And sabi, that is greater than 12. So, ito na po yung ating working inequalities. So, let's proceed na with graphing. Siyempre, you need to solve the inequality. Alamin mo kung ano yung hinihingi sa problem. So, hinahanap yung possible number of goats and ducks. At para nga po yan ay masolve, kailangan na nating mag-graph. So, here is the working inequality. Ito yung sinolve natin kanina. So, katulad ng lesson nung nakaraan, the very first step is for you to find the X and the Y intercept. So, simulan natin. Kunin ko muna ang Y intercept. So, gagawin kong 0 ang X. So, it will be X plus Y is equal to 5. Yung X, papalitan ko ng 0. So, 0 plus Y is Y and that is equal to 5. So, that is your first point or your y-intercept. Next, kunin naman natin yung x-intercept. So, ang y naman ang gagamitin nating 0. So, it will be x plus 0 is equal to 5. And x plus 0 is x, which is equal to 5. So, ang ating next point ay 5, 0. Now, pag may x and y-intercept na, you plot the points. So, simulan natin i-plot yung x-intercept sa x-axis. 1, 2, 3, 4, 5. So, the first point should be here. Next, yung y-intercept naman, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang ating next point ay nandito. Pag natapos na, you need to connect the dots with a broken or a solid line. Now, since ang ating binigay na symbol
I greater than or equal, so we will use solid line. Okay? Then, if it's already solid line, you need to identify where to shade. So, tayo. Okay, so by test point, we will be using 0, 0. So, 0, 0 ang ating gagamitin. Substitute natin yung x at yung y na parehas na 0. And 0 plus 0 is 0, which is greater than or equal to 5. Is it true? No, 0 is not greater than 5. So, it's false. Therefore, eto yung 0, 0. Dun, di tayo dito pupunta ngayon kasi false. So, pupunta tayo ngayon sa kabilang side. So, here is your graph. Now, we will proceed with our second inequality. Ang second inequality natin ay 4x plus 2y is greater than or equal to 12. So, ganun ulit. Kunin natin ang y-intercept. Gawin nating 0 ang x. So, 4 times 0 is 0. So, may iwan na lang yung 2y is equal to 12. And since I need to solve for the y, divide both of them by 2. Doing so, y will be equal to what's 12 divided by 2? That is 6. So, meron tayong 0, 6. Next, solve for the x-intercept. So, y naman ang gagawin kong 0. Then, 2 times 0 is 0, kaya 4x plus 0 is equal to 12. And 4x plus 0 is 4, which is equal to 12. So, divide both of them by 4. So, x will be 12 divided by 4, that is 3. So, meron na tayong 3, 0 na x-intercept. Let us plot the points. Meron tayong 3, 0. 3, 0 tayo. So, 3, 1, 2, 3. Here is your first point. Sunod, 0, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, the next point is there. And pagkatapos po yan, you need to connect. Connect natin using, dahil greater than lang, we will be using a broken or dashed line. Okay? Alright, so itutuloy natin. May broken or dashed line na tayo. Kailangan na lang nating malaman yung shade. So, gagamit tayo ng test point. So, gagawin ulit nating 0, 0. So, ang x ay 0, ang y ay 0. 4 times 0 is 0, and 2 times 0 is also 0. So, we have 0 plus 0. Now, 0 plus 0 is 0, and that's greater than 12 daw. Is it true or false? False, because 0 is not greater than 12. Therefore, hindi ulit ako dito pupunta. Pupunta ulit ako sa kabila. So, ang shade ko ay sa kabila, it will be here. Ayan. So, kung makikita, itong part ng blue is not a solution. Yung part ng yellow is not a solution. Pero ang solution natin ay yung part na nagmatch yung or magtama yung, zero, yung yellow at yung blue. So, medyo pangit yung itsura. Nice natin yan. Ang itsura ng graph ay ganito. So, ito yung blue part. Ito yung yellow part, at ito yung overlapping shade. And, anong ibig sabihin yan doon sa ating problem? Halimbawa, pwede kong sabihin na meron akong 7 goats and 4 ducks. Kasi 7 at saka 4, pag tinugma ko, that's here. Pasok siya sa green part. Pero pag sinabi kong meron akong 3 goat at 1 duck, so 3, 1 is here, nasa yellow part lang siya, so hindi siya kasama sa solution. Okay? So, ang possible na bilang ng goats ay duck at ducks ay yung mga coordinates lang na tatama dito sa green. Alright, naintindihan po? I hope naintindihan. Thank you so much and have a nice day! Bye-bye!